guys, and welcome back to my channel. I'm the host of the Trilagrun podcast, Usapan Triathlon, Swim, Bike, and Run. Today, I would like to present you the person behind the success and inspiration of Jan Alcala. As you know, recently, siya na naman yung nag-overall winner sa Swimming. And nakausap ko ang kanyang partner na si Rhex. Si Rhex is one of the athletes of the Tri SND Barracuda, and also a well-known competitors when it comes to triathlon sa kanyang age group. Isa sa mga sinabi niya sa podcast is that never siya mag-race kung sa tingin niya hindi siya mag-personal best. And I really like that kasi she is really investing a lot sa kanyang mga training. Kung saan, kapag nag-commit siya sa isang race, binibigay niya lahat. Isa sa mga pinag-usapan namin ay yung paano siya napasok sa triathlon, ano yung mga struggle niya when she started, and she even shared to us yung experience niya nung na-diagnose siya sa kanyang illness a few years back. But despite that, patuloy pa rin siya nag-training at nag-race even though na-experience niya yung ganong situation. Isa rin sa mga pinag-usapan namin, and although hindi ko talaga pinano, but it end up sa topic na yon, yung menstruation. And for that, I took the opportunity to ask more about menstruation. Kasi for us, bilang mga lalaki na triathlete, para ma-appreciate natin yung mga babaeng triathlete o yung mga babaeng athletes, ay maintindihan natin yung katangian nila. Isa sa mga characteristics nila is they have a monthly menstruation, and kung makikita natin, it's not easy. It is a struggle. It is difficulties. But then, despite of that, patuloy pa rin sila nag-training, patuloy pa rin sila nag-race. I really like that discussion, and I hope na makaramdam ka magtulad. And I'm so thankful with Rhex kasi she's very open-minded sa pag-uusap namin when it comes to that topic. So, ladies and gentlemen, mga kaibigan, I would like to present you Rhex of Tri SND Barracuda. All right, mga kaibigan, welcome back to my channel. This is Lawrence, and I'm the host of the Trilagrun podcast, Usapan Triathlon, Swim, Bike, and Run. I'm so excited na makausap at makachat ngayon or maging guest dito sa podcast ko si Rhex. At most of you know her as yung inspirasyon ni Jan Alcala sa lahat ng mga race niya and also sa kanyang buhay, ano. And hindi pwede natin paligtain yung pagkakataon na to na makilala siya. At she's not only the force behind Jan Alcala, but so also she's also one of the strongest female athletes sa South. And I'm so excited na makilala siya, makilala natin siya. At lagi kong gusto kong matanong, every time na nakikita ko yung picture nila, ang isa sa mga gusto kong matanong bago ko siya tanongin kung sino si Rhex outside ng triathlon, ang una kong naiisip is that, sino ang mas sexy sa kanilang dalawa? Si Rhex o si Jan? So, Rhex, welcome to my channel. And now, hello, my first question is that, sino ba talaga mas sexy sa inyong dalawa? Si Jan Alcala or ikaw? Kung tatanungin mo yung sa ano lang, no? Vital statistics, parang ako. Pero pagdating sa mga posing-posing, di ako marunong mag-ganon. Kaya si Jan. Personality-wise, mas sexy si Jan. At alam ko, talong-talo ka niya sa kembot niya. But, yeah. Hanggang po na yun. Now, Rexel, welcome to my channel. I'm so excited na makausap ka at makakwentuhan ka about sa triathlon journey mo. And isa sa mga una ko, invited by you. Yes. Thank you very much. And and thank you sa time na binigay mo sa amin, sa akin. At we will proceed now to the first question na lagi kong gustong tinatanong is that, sino si Rhex outside of triathlon? Outside of triathlon, I'm a fur mom. I have 3 dogs. Yun lang yung pinapakita ko. And I am a native of Southern Leyte. So I was known to be from Cebu, but I'm from Maasin, Southern Leyte. My wife is from Carigara, Capoocan, to be exactly.
Okay, I have a classmate in college na from Carigara, Leyte. Jessa, I forgot the apelido kay. I'm not good with names, Jud. I am from Leyte and I worked in Cebu for 10 years. That was where I started triathlon. So, kuan kanang I am not into sports growing up, Jud. Akong naasa stage for me kay I grow up kuan kanang sige ra kog sayaw. So, mo participated only sa mga kanang track and fields pag high school if kanang intrams for kuan kanang say ngalan aning ma-exempted sa final exam. Exempted one to sa PE sauna if you join kanang event sa track and field. So maura to akong participation sa sports. And then I had a chance to work at a law firm. So, hello, Attorney Joel Seno, who introduced me to running. Kay, they are Team Sub-Zero sa Cebu. And then they have this panata every year na they will join Cebu City Marathon. Kay, di ba, for Santo Niño, mana siya. Oh, that's the so, background of Cebu Marathon. Yeah, so... tanan employee sa ilang office lang i-register. So they asked me if I want to join Cebu City Marathon and then I said, no lang attorney, kay diliman kumudagan, matulog na lang ko. And then, gi-register jud ko. So when also, we say marathon, kanang 42 kilometers or naamay na so, 10K? Ko anong sa ako, 10K. 10 kilometers okay. Lang to sa kay Murag. First time na ko, so... 10K. Giregister ko 10K. So, mauto, murag ma, kuan dyan siya, mahulog nga na pugos. So, mauto siya, ni-join ko 10K. Wala ko'y background sa running, wala jud kana wala training. Join lang, for the sake nga ka na, kuan, sayang po ng registration, so ni-join ko. Mm-hmm. And then, after ato na event, gipamaulan ko. So, wala ilami kay pamaol. So, you know, sa Cebu, mag-work ka, kanang mag-ride ka o jeep. Sasakay ka ng jeep. And then, imong pamaol, when you go out of the jeep, murag dili ka kalakaw. So, kato after ato, nahulog ko sa kanal. And then, motong mga 1 week after sa Cebu City Marathon, my boss na po decided to join na po SM to SM Run. And so, how many kilometers was that? Kapag, 12, ano, pag, 12, oh, 12 na to, 12. Okay. Okay. Yes, 12K na. So, kuan, murag ni-upgrade na siya gamay. Ni-upgrade so, na siya gamay. Nitagam ko sa 10K. Nitagam ko sa 10K nga napamaulan ko heavy-heavy. So, ni-train ko. I trained. And then, kuan, kanang makatawa na lang ko maghuna-una. Kanang Abiliana, ang oval sa Abiliana. Mm-hmm. I can't kanang Abiliana, ito yung normal na track session City, na nakikita ko. Na. Okay. Cebu City Sports Complex. So, I can't even do one loop sa kuan, sa oval. So, parang half, mga 200 meters run, 200 meters walk. 200 meters run, 200 meters walk. So, 5 loops lang, nga run, walk, run, walk. And then, I told myself, I have to do one loop tomorrow. So every day, mag-jogging na ko. Kay 12K, ni-upgrade na siya from 10K to 12K. And then, moto siya. Challenge na ko akong self. I can do one loop na, pero one loop run, 200 meters walk. And then another one loop run, 5 gihapon nga ingon na to akong mabuhat. And then, after ato, I tried akong mga office mates. And anak po sa kong boss, si Marty. Yagad ko nila. They invited me to run daw. Run walk lang. Jogging, ganon. Tuyok-tuyok daw may sa CICC, sa Mandawi. So, okay, go. And then, murag mga pila ka days before SM to SM, nagpustaan ay sila. Ilakong gipustaan. So, gipustaan ay sila. Pero sa grupo nyo, unsa may imong status kanang ikaw ang mas faster sa ilang tanan or pare-parehas kayo?
I'm the Juan. I'm the rookie kay they've done naman 21 case, they've done na kanang 10 case. Ako first time. Okay, you na na ba? Damay-damay lang, damay civilian. So nag So gipustahan ko nila. And then they said ang route man good sa SM to SM is from SM City Cebu to SMC side. Mm-hmm. So moagi mi og pier. And then they said before nang Pierre maglalakad yan si Rhex. Okay. Maglalakad yan. And then I said to myself, dapat walang lakaran before the Pierre. So pag ano, pag yung race day na, I was surprised kasi I did not walk sa dun na part na yon. I walked na after the turning point. Dun sa ano, sa SRP na bridge. So hala, I did it, hindi ako naglakad, so nanalo sa pustaan. And then, that time, I met Noel Taylor. You know Noel Taylor, di ba? The hybrid Kenyan of the Philippines. He invited me to join Infinity kasi that time, there was Tuesdays and Thursdays night Infinity run. Infinity ka ni siyang runners, no? Na some Infinity, of them... Yes. Mm-hmm. Cebu Infinity Runners. It is Infinity Runners because we always meet at Infinity. Yung milk tea okay. Na Infinity. Oh, so Tuesdays and Thursdays. So we have Tuesdays as speed interval. So among coach ato is si Noel Taylor. So ni join ko, and then I met katong mga very inspiring na mga people because you know they used to be kanang mga hiblaron. Unsa hiblaron? Mga hiblaron ma mga hiblaron okay. Upper, high blood. So kanang they have high blood. Some of them had stroke, mm-hmm. Some of them had heart attack already. And then I met them kuan na very fit na because of running, so na-inspire ko. And then after office, mo-join ako nila Tuesdays and Thursdays. So, I met Ma'am Roda, you know, Ma'am Roda sa Ultra. She was, she did a lot of Ultra na in the Philippines. Mm-hmm. She did PDM, she did yung 500 Manila to Baguio ata yun. Mm-hmm. And then she was one of the people na who told me, you have a potential. You have a potential. And then, na-inspire po ko kay Kwan. Kanang, ganahan ko, i-challenge akong self kay Mora Goodwood. I only stayed in Cebu for work, but then, nasalud ko running. Mm-hmm. Somehow, parang nagkaroon ng additional color ang yung life sa Cebu, no? Yes, kay Kwan Raguto. Parang work, and then, boarding house, and then when I joined Infinity, parang ano, this is nice, and nindot siya na bisyo kay will make you healthy. And then you gain a lot of friends food, so ako na alone in Cebu, so I found katong people na murag i-treat ko nila as murag anak-anak po. So murag nanak ko yung mother figure and father figure sa Infinity. So 2015, ingon ato. And then, there comes a time na naibong ko kay nganong naamay swim, naamay bike. And then, if Tuesdays and Thursdays night run, so some of the members of the Infinity run club, magbike padulong sa venue, and then hola, they have nice bikes, but then kuan kanang dili man na kuan sa akong budget for now, so run lang sa ako. And then mo to na-influensyahan damay-damay na sa damay-damay na po. And then we had team building to sa Infinity nga We went to Sambuan sa rest house sa owner po sa Infinity, si Saraf. Hi, Saraf. And then, they asked katong mga members na, kuan, kanang, do you want to learn how to swim?
So naaman to siya sa beach house man to. So gakuan mi sa dagat, ga practice mi gamay. Pero mahadlok man jud ko og tubig. So kato na time I did not join pa triathlon. Pero mo-appeal ko nila og train every Wednesday kay they have kuan man pod mag-swim every Wednesday. So when the Infinity opened up a branch in Jones Avenue, so we have Wednesdays na pod. We swim in Abeliana, and then after we swim, nana sad siya right night run. Then a different route na sad, which is hiligamay, subidagamay, bawi-bawi. Ito. Yeah, dol-dol na sad siya sa akong boarding house. So medyo okay-okay na. Dili na ko malayuan. Kay Mandawi manggod to ang first na venue. Yeah. Then I started swimming na. Kuyog-kuyog na ko nila. Then 2018, daghan mo sana mo invite na ko for a relay kay they were looking for a swimmer, and then I said dili lang sa kay dili lang sa kay nay basin I cut off, then basin I will be the reason ba na hinay ilang time swimmer. Dili siguro ni sila mangitag swimmer if they will not compete. So ako basin nagtuumong ako sug ko, no, dili ko kusog, so pangita lang sa mo lain. So mao to. And then 2018, mga mid 2018, I was invited by Ma'am Hazel Busa because she created the Go for Less Tri Team. Sa matagal na pala yung Go for Less. Yes, 2018. I remember 2018. And then I was one of the pioneer athletes of Go for Less Tri Team. And then, Ma'am, I said, Ma'am, I don't have a bike po. I don't have a bike. And then my teammates that time said, you can always borrow a bike. Maraming magpapahiram ng bike sa'yo. And then we decided to join yung Dumaguete Triathlon 2018. That was my first. So that was November 18, 2018. Wala pa ko'y bike. And just a question. And right now, saan ka ngayon nakatira? Malapit na sa Dumaguete, right? I am in Dipolog. I am Dipolog. Living with the Mr. Exotic. Alayo nang narating from underneath yung umabot ang Dipolog. Oh, so, 2018, I was invited by Ma'am Hazel Busa to be one of the athletes of Go for Less. And then, I don't have a bike pa that time. And then, mga Dumaguete was November. And then, by July, someone messaged me, si Coach Love, nandun na sa Middle East. Then, I heard you were looking for a bike daw. I have a bike. I'm not using it na. So, kanang, ako na lang ning ibaligyan mo. Then, you can pay it by installment. So, nahappy ko kay nana ko'y bike. So, akong gikuan. Nag-down payment ko. And then, monthly installments na lang to. So, dako siya, gihelp jud na ko. So, taghang people jud nga nag-love na ko. Pinangga ko ni Lord. And then, mauto. So, I am working man good ato full time from 8 to 5, and then layo pa jud akong among office ato. So what I did is in the morning I wake up mga 4. The pool opens at 6 a.m. So by 5 in the morning mag-run ko. Then when the pool opens mag-swim ko. So I have to kuan pa man. I have to go to work. So mag-bike to work ko after swim. So, moto siya akong pinaka-training sa bike. Wow. Ang bike to work na ko. Yes. Mondays to Fridays. So, I was lucky enough to have kanang duty nga Mondays to Fridays lang. Kay diba, sometimes na ay Saturdays. So, bike to work ko, ana. After 7, bike to work na. Mabot ko sa office by 8. O sahay, malate ko kay traffic. You know, si Boom, maglusot-lusot pata sa jeep. And then after work, so bike na sad ko pa uli. And then there was a time na si Ma'am Hazel gi-enroll ko niya sa RSI, so Rehab Solution sa Perpetual Succor. So kuna siya nag-strengthening ko dito. So after work na ko, iuli na ko ang bike sa balay. And then
I do a warm-up jog from where I was living on to RSI. So, warm-up na ko. And then, pag-abot na ko dito, mag-strengthening na lang ko. So, if I can't make it every day, every other day, nga na siya. Pero ang akong daily jod is swim with Coach Ryan Galohay, coach of his. And moto, bike to work. Saturdays, I do my long ride. So, akong pinaka-long ride that time was only 60 km. Kay wala ko ikauban. And mahadlo ko. Parang usa. So, 60 from Cebu City to Danau. Or sometimes from Cebu City to Naga. So, we will do looping sa Naga, Uling. Mm-hmm. And then Sundays, I do my long runs. So, mauna siya akong routine for pila ka years. And then, 2019, focus ko sa work ato, especially that I was sick. No, I was diagnosed with, I was autoimmune positive. Mm-hmm. I was autoimmune positive. So, murag nilaylo ko gamay. But, I was still running and swimming. So, akong bike. So during that time, ano yung situation mo when you have this illness? Ano yung limitation mo? Ano yung mga restrictions sa'yo? I am not allowed to be exposed directly to sunlight. Yan pa naman yung kalaban ng triathlete. It's triathlon nga. So I have to train from... Okay lang naman kasi I wake up at 4, I run at 5, I swim at 6. I was not allowed to be exposed at the sunlight by mga 8:30 until 4 in the afternoon. So that time, I'm in the office naman. So, dilira ko exposed. Ang pinaka-challenge na ako is weekends when I'm doing my long rides, when I'm doing my long runs kasi... Aabutin ka talaga. Yes, aabutin talaga. And then, lalabas yung mga rashes ko. Mm-hmm. And then, pinaka-challenge din every month is yung during paglalabas na yung monthly period mo. Kasi lalagnatin talaga ako. Mm-hmm. Lalagnatin. And then, I will be down for 3 to 4 days. Okay, wow. Nakahiga lang. Joints, masakit yung joints. That ang was daming before or even until now? Until now, but hindi na siya masyado ngayon. Mm-hmm. Kasi, sinasanay ko yung sarili ko mabilad talaga. Sinasanay ko. Mm-hmm. And then, I remember pa nga, John, the first time he came with me to the hospital, ang dami kong laboratories. Kasi weekly, nasa hospital ako. Weekly talaga, weekly or sometimes twice a week. To have my laboratories, kidneys check, liver check. Ang daming laboratories talaga. So, ubos yung savings. Mm-hmm. And then, kaya nabenta rin yung first bike ko for my, for medication na din. Kasi, ang hirap, ubusan talaga. Kapag magkasakit yan, di ba? Walang libreng paggamot. Talagang gastos talaga. So, super. And then, I told him, this is my situation. I am not allowed to go to the sunlight. And then, I was lucky kasi my doctor that time was a finisher of 70.3. Mm-hmm. So, he did not restrict me na bawal ka mag-run, bawal ganito, bawal physical stress. Dapat, yung kanya lang, bawal kang mabilad sa araw and you take your med. Ganun lang. Mm-hmm. Kasi yung ibang doctors, di ba, pag magkakasakit ka, wag ka na mag-run. Ganun. So, I was lucky na pinapayagan ako mag-run and every time, pupunta ko sa clinic niya, tinitingnan niya ko, saan yung payong mo? Mainit na, saan yung payong mo? Ganun lang si Doc. So, okay lang yon. And then, mahilig ako sa beach. Pag I was living in Cebu that time, when I mag-travel ako to Dipolog from mga once or twice a month kasi, and every time I'm here in Dipolog, dinadala ako ni John sa beach. Mm-hmm. Mahilig ako magbilad. So, sinasabi niya, mamaya ka na pupunta sa dagat pag hindi na medyo mainit. Gusto ko talagang magbilad. Kaya,
Nagdadala siya ng payong, sunod ng sunod, dala ng payong. ang tigas ng ulo mo, bawal ka mabilaan, bata dito ka, ganun, ganun. So, okay na. Ngayon, sinasanay na. So, nasanay na nasa, ano, nasa, nasa ilalim ng araw. Mag-iron man tayo eh. Dapat masanay tayo sa araw. And that time, you were preparing for the 2019 Cebu? For my first standard distance, kasi I started Dumaguete Triathlon 2018. That was sprint distance, my first time. And then I did NAGT sa December din yon sa Cebu. 2019 sprint distance then. And then I was preparing for my first standard distance, which was in Tagum, the Musaman Triathlon. Oh, okay. So, okay, Tagum is standard. When you say standard, hindi li siya drafting, no? Sa Tagum, sinasabi nila, non-drafting daw. Pero when you were in the course na, ang daming nag-draft. Hindi may wasa daw. Hindi may wasa mag-draft. And then ako, I don't know how to draft. Maintain lang. Kasi first time ko rin yung nasa isip ko. Pag ipupush ko talaga to sa bike, baka hindi na ako makarun. And then first time, then mainit pa sa Tagum. So I was amazed for my first time kasi ano, I did a 28-minute 1.5K swim. Wow! Wow, that's good. Ambition. Hindi ko na mabalik-balik ngayon. That's good. That's good. That's fast. I was really grateful with Coach Ryan kasi si Coach Ryan strict talaga siya sa mga students niya pagdating sa ano. Pag may bibigay siyang workout, hindi ka makakapangdaya. Pag sabihin mo wala kang watch, dapat magbilang ka talaga. Kasi pag sinabi mong, Coach, tapos na. And then, he will look at his watch. And then, ang bilis mo. Hindi ako naniniwala. So, balik ka from the top. Mabataas yung mileage ko. Ganun si Coach Ryan. So, I'm very grateful kasi yung swim ko, first time, 28 minutes, yun yung binabalik-balik ko ngayon. Kasi medyo mahirap, especially if yung water kasi ngayon, same nung sa Dumaguete, grabe, sobrang, ang lalaki ng waves. Mm-hmm. Hindi mo alam paano mag-swim eh. Ako, malakas ako pag calm yung water. Pero pag parang na-disturb na yung water, oh my God. And then takot ako sa open water. Wow. So ngayon, yun yung parang naging motivation mo na ano na because right now nakikita ko na sa mga local race diyan lagi kang consistent sa podium mo. Is it because you think that meron kang talent or meron kang andyan sa iyo yung natural strength or nagpursige ka dahil nga sa you know ayaw mo na mapatagal yung race kasi kapag napapatagal ka sa race ano ba yun? Hindi rin maganda para sa'yo. Yes. Yung first standard ko, sir, sinabihan ako ni Ma'am Hazel na yung Tagum is mainit. Yeah, I've been to Tagum. Mainit talaga. Basta sa gawi doon. You have to finish by this time. So, sinasabi ko lang, Ma'am, I will try my best. I will try my best na mag-finish ako ng before 10. Yung 9 okay pa yun, pero pag 10, masakit na talaga siya. Then I was lucky enough put kay Ma'am Hazel because you know, she knows that I am sick. She waits at the finish line with an umbrella. Wow. So when we finish, musugat na siya and then magpayong. So thank you Ma'am Hazel. Hello Ma'am Hazel. Grateful jud ko niya kay she was the first to see me na kanang I have a potential sa triathlon ganon. Then I know her sa running because mag-abot man may sa Ayala. Sa Ayala man may mag-run. So karon pag magre-race ako ayoko nang hindi ako mag-PR. So I have to do better. So even a minute lang na PR. So ganyan ako PR. That's so good. If oh, PR. I challenge myself. And PR. Despite sa condition mo, you're always
ano pa, motivated na, oy, ay, ganito, meron akong situation. Parang hindi mo iniisip yan na mag-stick ka dun sa ganung thoughts. But right now, ang motivation mo is that, of course, you want to PR. At the same time, makapag-raise ng maayos at consistent yung lifestyle. Yeah. Because when I was diagnosed, I said to myself, yung hindi pa ako nag-triathlon, mamamatay na siguro ako nito. Mamamatay na ako. Parang, and look at the year now. Look at you now, di ba? Ang lakas-lakas mo. Parang ang layo, hindi mo akalain na from that thought, ay, mas healthy ka pa ngayon kesa before. Mas mind over matter lang talaga. Iko-condition mo yung mind mo. Ganun ako, iko-condition mo yung mind mo. Kasi it will affect your performance. It, yung kahit sa training, pag weak yung mind mo, hindi mo talaga matatapos yung training. So you have to be strong mentally and physically. Kasi dito yun eh. Dito nauna eh. Pag naunahan ka ng tapol, wala kang magagawa. So when times na parang hindi kaya ng katawan ko na mag-ride, hindi kaya ng katawan, sobrang init, hindi kaya ng katawan ko, I lift sa bahay. Mag-lift ako, mag-dry land exercise ako, mag-workout ako kasi parang ayokong wala akong magawa. So I exercise. And then, may mindset ako na, ang lakas-lakas ko na eh. Yung sa sarili ko lang, hindi malakas compared sa iba. No. May improvement na yung lakas ko eh. Ang lakas-lakas ko na. Tapos, hindi ako magti-training, mawawala. Mm-hmm. Mawawala yung lakas ko. Balik, back to zero na naman. So, ayokong ganun. Sayang eh. Pero may times talaga na, down na down. Especially pag yung monthly visit talaga. Yun yung weakest ko eh. Dark day. Gusto kong pag-usapan yan kasi alam mo, right now merong isang post sa social media na pinag-uusapan ng mga I don't know if you saw that, shinare ko yung post na yun sa Facebook. Emma Pallant Brown, isa siyang British pro triathlete at isa sa mga previous race niya na kung saan nag-podium siya. Meron siyang menstruation. At during the race mismo, no? And during the race, kumbaga, imbis na dark color yung sinuot niya, light color. Kasi nga, sinabi niya na mahina siya sa init. Kapag i-choose niya yung dark color, mas lalong masusunog siya. Pangalawa, since meron siyang menstruation, mas mainit yung katawan niya. Yes. First of all, gusto ko mag-sorry ko if this would be sensitive, but the way siya mag-explain sa social media na menstruation is part of womanhood at kailangan irespeto hindi lang irespeto kundi hangaan yung mga tao ng mga babae na nag-race with this kind of situation na during the race day kasi nga hindi basta-basta kami awan ko lang 'di ba ang hirap 'di ba. Yeah. Yeah, that's a very good post na ginawa niya kasi ang daming mga babae, mga pro, yeah, even mga lalaki ang nag-appreciate sa kanya kasi tabu eh, parang uy, bakit ka nagsuot ng ganyan? Parang nakikita meron talagang post talaga na as in pulang-pula yung but then it's yes. So if you notice then si Ines, 'di ba? Si Ines when she was racing Cebu 2022, she had menstruation then. So if makikita mo sa pictures niya, 'di ba, may mga blood sa legs niya. Then oh my god, she's so strong and then may menstruation pa. So parang partida na kung sa tawag nila, 'di ba? Grabe, idol ko yun eh. And then, pag ako pag menstruation talaga, I don't know, parang mamamatay ako pag menstruation. Hindi, kasi yung legs mo, yung menstrual cramps mo, sobrang sakit na yun, yung menstrual cramps mo. Kasi, aabot pa sa legs mo. Tapos, di ko, parang yung sa hormones na din, di ba, na yung joints ko masakit, everything in my body is masakit. Parang, ayoko parang mag-give up
na lang ako. Basta pag ano, dark days, I call it dark days, pag menstruation talaga. And yet, kasi you find ways para makagalaw at makakilos pa rin. Yes. Even when ano, even when parang hindi ako ginagawa kong exercise, ano ba yun sa Tagalog? Magkabo ng water. Mag-igib. Oh, mag-igib ng water sa banyo. Ginagawa kong exercise yun. Sinasabi ko sa sarili ko, strong, independent woman. Nagbubuhat ako ng balde ng water. And then, bumibili ako sa tindahan ng, ano, yung drinking water na may, pag naubusan ako ng drinking water, tas wala si Juan dito kasi doon siya sa SND, nag-training camp, ganon. May time kasi hindi kami magkasama. Just like ngayon, magsusubik siya, ako hindi. So, wala akong mainom pag hindi ako mag-iigib ng water. So, ginagawa kong weights yung water. Exercise na din to. That's good. Yeah. So, we're back. Yeah. So, ngayon, gusto kong i-continue yung topic na yun about sa ano, kasi ako curious din ako. At, and for me, para i-emphasize ko yung difficulties at the same time, work hard na ginagawa yun sa pag-training. Gusto kong pag-usapan pa ng konti yun. So, ngayon, since you are an athlete, at hindi lang basta-basta athlete, and you're always wanted to perform, sabi mo nga, hindi ka mag-race nang hindi ka mag-PB, mag-personal best. Yeah. And you know that in order for you to do that, kailangan consistent ka sa training mo. Yes. And when you train in a week. At meron kang training na ginagawa from Monday to Friday, Monday to Sunday, or 7 days a week man yan. Ngayon, paano mo hinahandle yung training mo kapag meron ng menstruation? It's like, for example, gusto ko malaman na are you going to skip those training sessions na ano? Or medyo naikipag-communicate ka sa or naikipag-communicate sa coach mo or kung ikaw may nagko-coach sa sarili mo, ina-adjust mo yung training program mo to be in line sa situation mo on that week. We are lucky po kay Coach Annie, no? Because she understands how you feel. Kasi when you feel, Coach, I feel sick. And then she will said, okay, just skip na lang. Kasi pag mag-train ka, na may sakit ka, mas mapapatagal yung pag-recover mo. And wala kang magigain. Yun yung sinabi niya, wala kang magigain. Instead of may magigain ka sa training mo, mas mapapalala yung body. Di ba? Kasi wala ka sa kondisyon, or may sakit ka, tas imong gipugos, imong kaugalingon. So, we're lucky po kay Coach Annie understands naman. So, just for example, if ako, my menstruation, and then the workout is a swim. So, I will tell Juan, no, love, skip mo na ako sa swim. Because, may red days. So, okay siya. Sige, wag ka muna. Rest ka muna dyan. But then, yung ginagawa ko, hindi ako nagsiswim. I do a workout with my resistance bands. Dry land exercise. So, yun yung ginagawa ko instead of mag-swim ako. So, exercise ko na lang yung muscles ko na matatamaan ng yung sa swim. So, yun yung ginagawa ko. So, if yung workout naman is bike, sometimes ginagawa ko siya yung workout, pero may times din na hindi ko siya natatapos kasi pag nagka-cramps talaga pag ako kasi pag bike, weak ako sa bike. I'm an average biker lang, so pag may mararamdaman akong sakit sa bike, tinitigil ko na, kasi ilang times na akong nagbabike na parang super sakit na, tas akong gipugos. Ilang times na parang mahuhulag ako sa trainer. Wow. Tapos diretso suka. So pag parang feel ko na nga, di ko na kaya. Especially ngayon na, di ba, I have sleep disc.
stop na kasi parang wala na, may likod, and then may push on, and then everything is sakit. Then sometimes kasi I tell myself, this is not where you stop. This is where you continue. This is where you push. Pero may times talaga na hindi kaya ng katawan mo. Mm-hmm. So number one rule ko is listen to your body. Yeah. So listen to your body talaga. So ganon, parang, coach, sorry po, ganon na lang. Pero naiintindihan ni Coach Annie. Hi Coach Annie, I miss you. Ganon, mahirap maging babae. yeah, it's hard, no? Kasi nga, syempre, iba, you know, hindi namin naiintindihan totally yung nararamdaman nyo, pero, di ba, that's a very tough situation. Kasi nga, kuminsan kami na, kuminsan, asawa ko kapag may ganyan, eh, galit siya sa akin. So, iba na lang, awas mo. yeah, but, yeah, Ang OA-OA mo. Ang OA-OA. So, ikaw kaya parang i-jackhammer yung puson mo. Ano kaya? And then nagte-training pa kayo, di ba? Parang it's very inspiring yun yung mga katangian ng mga athletes na babae na hindi kayang pantayan at hindi kayang yes. maintindihan ng mga lalaki. And the only thing yes. that we can do with that is that they admire kayo. At kung meron man kayong race na you have menstruation, meron mga iba pang kulay yan, hindi dapat kami mandiri or matakot, kundi hangaan pa yung mga kagaya nyo kasi nga, you're racing but the same time struggling. You're training but the yes. same time struggling. Yes. And my one time nga, I remember, 2021, that was New Year 2022 pala. We went home to Molave for New Year. Molave is where John mm-hmm. is from. And Molave is just 60 kilometers away from SND, where the try SND okay. Barracuda is. Hindi ganun kalayo. So that was 60. And then, chinachallenge ko na yung self ko pag, ano yun eh, New Year yun. So December. Sinasabi ko na sa sarili ko, kailangan kong mag-bike. Kasi this would be a bucket list if mabike ko Molave to SND. So, dala kami ng bike papuntang ano, Molave. And then I had menstruation first day pa. yung oh, the day na magbabike kami. Uh-huh. Oh. Then, hindi gusto kong mag-bike. Kaya magbabike ako kahit masakit. Ibabike ko talaga to. Kaya... sagabal yung napkin, tapos hindi mo alam kung saan galing yung sakit, tapos magka-cramps ka pa. Tapos yung way to SND is may 12 kilometers na climb lang siya lahat na walang okay. bawi. And wow. ako, I'm a very weak climber. Alam ko na sa sarili ko pag climb talaga, iyak talaga ako noon. So it's a bucket list, hindi na kailangan to makancel, once in a lifetime experience lang to. Mind over matter na nawakan. So, paano mo hinandle yon? Paano mo hinandle yung syempre, di ba, there would be a time na magka-cramps ka due to your menstruation. So, paano mo hinandle yung gano'n? Just mind over matter na lang ba? O meron ka mga remedies na ginagawa? Na, pag mag-menstruation, tas may dysmenorrhea, hindi ako umiinom ng mga pain reliever. Mm-hmm. So, ano lang, iniisip ko na lang na cramps lang siya dahil mm-hmm. sa pagbabike and I'm a weak climber. Hindi ko naisip na may menstruation ako that time. Kasi yung ano, mas nanguna yung will na magbike papuntang mm-hmm. SND. Sige, ang tagal ko na gustong gawin yon, magbike mm-hmm. papuntang SND. Tapos ngayon lang, menstruation ka lang. Magbabike ako. Ganon. May mga times na ganon eh. Tapos, Ako yung nagpasimula ng activity na yon. And then ang daming sumama. Mm-hmm. So may mga taga Dipolog na sumama na din, doon na natulog kina Jan. Si gusto din nila magbike papuntang mm-hmm. SND. Kasi same ng gusto ko, once in a lifetime lang yon, na ganun. Mm-hmm. Tas mamit mo pa yung big boss ng SND. Uh-huh. Sumama din silang lahat. So from
From lima, parang naging 30 plus ata kami. Oh, dami. From sabi nga ni John, tingnan mo yung kalaki mo, ang daming naamong nanawan. Daway si Bilian. Daway si Bilian. So yun, mind over matter. May mga times din na madadala ng mind over matter talaga. So wow. Kinahanglan mo i-exercise yung mind mo. Wow. That's amazing. Saludo ako dyan. And I saludo hindi lang sa'yo, hindi sa lahat ng mga babae na nagte-training at consistent sa kanilang mga training at doing that mind over matter thing. Mind so, over matter. Yeah. So ngayon, gusto ko lang meron akong i-share na anos dito. Alam ko, this is one of the... So ito... Yun. Ngayon, alam ko hindi ito yung last time na hinabol ka ni Dijan. Bago ko ngayon tanungin kung ano yung nangyayari dito sa race na to, unang-una, kailan ka unang hinabol ni Dijan? Kailan kayo nagkakilala? Nagkakilala kami he saw me in Dumaguete Triathlon din yung first time ko sa 2018. Mm-hmm. He told me kasi ako pag nagre-race, if you notice, I have a red lipstick. Okay. Very red lipstick. So nung nagwa-warm up, then sabi niya sa akin, he was in front of me daw. Tapos sabi niya, sino tong triathlete na to? Parang ang puti-puti. Tapos parang wala daw tan lines. Ako naman na may sakit eh. Hindi nag-visit sa araw. Of course, no. I cannot do that. Sino kaya to? Ang puti-puti. Tapos ang liit daw ng waistline. Tapos ang laki ng hip. Yun talaga yung napansin niya. Tapos ang full ng lips. Sino kaya to? hindi ko alam kung nabighani sa'yo or nagselos dahil mas maganda yung hips mo kaysa kanya. Sabi daw, maganda daw. Maganda. Sino kaya to? So, after nun, pag yung nag-post na ng mga pictures, sinanap niya yung mga pictures ko. Sabi nang Dumaguete Tri. Tapos tiningnan niya. Nakita kanya kayong... Nakita yung picture ko. Tapos tiningnan niya kung sino nakatag. Eh, yun doon yung name ko. He added me on Facebook. So, ako naman, pag hindi ko masyadong kilala yung tao, hindi ko muna i-accept. Tinignan ko muna, parang ini-stalk, sino kaya to. And then, parang mga 2 weeks, 3 weeks ata before ko siya in-accept. Then, pag-accept ko, sabi niya, congratulations, parang ang tagal na nun. And then sabi ko lang, thank you, yun yung first. Pero hindi mo siya na-recognize noon. Hindi mo siya na-recognize noon because he's one of the strongest for sure sa race na yun. Oo, pero yung time na yun, parang malas talaga siya. Mm-hmm. Kasi twice ata siya na flat or three times na flat yung gulong niya. Kaya na DNF siya. Ay, na-notice ko siya nung tinawag siya as champion. Tapos sabi niya, no, I will not accept that kasi hindi po ako nag-champion, hindi ako nakapag-finish kasi na-flat yung bike ko, hindi ko natapos. Parang notice ko siya konti noon. Busy ako matulog sa awarding. Tulog-tulog lang. Pagod. Tapos before NAGT, yung sa Cebu, yung second try ko na sprint, then in-import siya ng SND. So kita na naman kami ulit. Yun na yun. Chat-chat, walak-walak. Hindi ko binigay number ko, chat-chat lang. Yung may nakita siyang picture, yung sa Dumaguete Triathlon na may kasamang ka-teammate ko. Kasi sinabayan ko siya, sprint lang ako. Tapos yung ka-teammate ko, standard, tapos parang nakita kong medyo nahihirapan siya sa run, sinabayan ko. Sinend ni John sa akin, asawa mo ba to? Hindi, single ako. Ganun. Tapos nakita kami ulit sa NAGT. And then, after noon, nagkita na naman kami ulit sa Cebu City Marathon, yung first marathon niya, 42. Tapos ako din noon, pang third ko na atang 42. Mm-hmm.
Doon ko na-meet si Big Boss, tsaka yung Tri-SND Barracuda sa Cebu City Marathon. And then, ako yung tinarget ni John. Hahabulin ko to. Mahahabol ko to. Hindi niya ako nahabol. 42K. Tapos PR ko pa yun. Tapos doon, nag-meet kami. Kumustahan, ganun. Yun lang. And then, parang sinulog ata yun. I had a partner kasi that time. And then we broke up. Mga 3+ years on off, ganun. And then, naalala ko may one time pala. Chinat siya nung ex-boyfriend ko. Can you stop messaging? Ano to, ya? Isasama mo pa ba to sa podcast o hindi? Na-amaze ako sa kanya kasi his ano, palaban. Mm-hmm. So, ayun. And then, nung sa triathlon yung first standard ko, ginugudlak-gudlak niya ako kasi wala naman ako doon. Wala siya doon. Hindi siya makapag-participate. And then yung first, yung ano niya, yung parang may times din na nabibisit ako sa kanya kasi sinasabi niya pag pumupunta akong dipolog, tas magre-race pala siya, nire-register niya ako. Hindi siya nagsasabi sa akin na nire-register na ako for that race. That was ano, La Norte, leg one. Mm-hmm. I did the sprint. That was 1 week before my standard. And then, he told me, magdala ka na lang ng bike, baka may slot ka pa. pero hindi niya ano, sinasabi na, naka-register ka na. Training din yun. And then, training din yun. Kaya okay, dala ko ng bike. Pagdating namin sa SND, ni-register pala ako. Oh my God, magre-race po. So that was ano, my second podium kasi yung first podium ko sa sprint is yung NAGT. And then yung sa La Norte, nag-podium ako sa second overall. The first to finish was Congresswoman Amina De Macoro. And then he gave up the title kasi parang guest daw siya na athlete and they were the ones to organize. Sila yung organizer, yeah. Oo. So from second, naging first ako sa ano, sa sprint ko. Oh my God, parang ano to, blessing. Blessing na to kasi ano, tapos wala sa plano. Ganun siya. And then yung second na ganun din yung nangyari is parang hybrid siya na triathlon sa Pagadian. And then yung last race ko, that was September. Yung last race ko was June, yung Musaman. Tapos nag-focus ako sa work. Wala na ako masyadong training except for run and swim on Wednesdays. Sabi na naman niya, dala tayo ng bike, baka may slot ka. Pagdating ko doon, registered pala ako, wala akong training. So sabi niya, yun yung first na binalikan niya ako sa run course. Binalikan niya ako sa run course after niya mag-finish. Tapos, ano siya eh, sinasabi niya, mahahabol mo pa yun. Tapos ako naman na walang training, hindi ko na kaya. And then, pasintabi sa mga kumakain, love, kalibangan ko. Sumasakit yung chant ko lang, parang gusto ko ang CR. Hindi, pag ano na lang, pag finish mo na lang. So ganon yung every time na magre-race kami except for the 70.3. Mm-hmm. Yeah, so for this particular race, anong distance or kilometer mark na to sa run leg? Ano na yan? Pag finish yan ng first loop, so nasa mga 5K na yan. 5K. So oo, 5K yan, pa 10 pa ano na, pa second loop na ako niyan. And then pag ano talaga, pag nakikita ko na siya, tatakbo na naman ako ng mas ano nito. Mas mabilis ng konti. Oh. Mabilis. Mapupush ka. Tatakbo na naman ako mas mabilis nito. Kailangan ko munang mag-recover. So, mag 3 deep breaths ako pag papunta na sa kanya. Kasi alam ko yung pace ko pag ano, 3 deep breaths. Tapos, buti may dala siyang ice niyan kasi yung Dumaguete triathlon kasi nahihirapan ako sa bike kasi ano siya, uphill on the way to the turning point, so masakit talaga sa likod.
masakit yung bike course ng Dumaguete for me kasi ano, I'm a weak climber talaga. So nung sa picture na yan, sinasabi ko sa kanya, love, masakit na yung likod ko kanina pa to sa bike. And then sabi niya, last loop na lang, kaya mo yan. And love, masakit na talaga yung likod ko. Tapos may bit-bit siyang ice na nasa plastic. Mm-hmm. Nilalagay niya sa likod ko. Hindi, wag sa likod, sa ano na lang, sa dito sa my hips. Tapos nilagay niya doon sa ano, sa bandang hips ko kasi doon yung sa lower back. Mm-hmm. Doon yung super sakit. Tapos ano, naka-help naman kasi nagkaubusan na ng tubig sa second loop. Naubusan ng water yung Dumaguete Triathlon sa second loop. So, ganun talaga siya. Push mo lang, ano. Tapos sinasabi niya, kasi sumasakit na yung likod ko, sabi niya, high cadence na lang, high cadence. Mag-high cadence ka na lang, wag na yung masyadong stride, high cadence na lang. Maano mo yan, pa-finish na yan, pa-finish na, last loop na lang, mga ganun-ganun siya. So, every time may race, ganun talaga siya. Sinasabi niya sa akin, pag, ano kasi yan, looping. So, sa second loop na siya nag-aabang. Sa ibang race na ano lang, parang one way lang. Mm-hmm. Mga ano, mga 300 meters, 400 meters. Sinasabi ko kanina, sasalubong siya. Pag may makita siyang cone, gagawin niya lang yung cone. Go love, malalaman mo nandun siya. Kasi yung cone talaga. Yun lang, malakas na yung boss niya, maririnig ko na. Tapos pag makakarinig na ako ng cone, na gano'n na, super lakas ng boses niya, 3 deep breaths na naman. Kasi alam ko, pag aabot na ako sa ano, ano na naman yan, lalakas na naman yung pace. Mm-hmm. So yung, sa Bohol, sobrang naka-help kasi ano, last 300 meters na ata yun, sa yung 5150 Bohol. One of my idols sa triathlon, si Hanaban, na ano ko siya, nasabayan ko siya, ang layo-layo ko. Magkasama kami ni Hanaban nung ano, nung Monday. Na ano ko siya, nasabayan ko siya last 300 meters to the finish line. So parang, may improvement yung ano. Tapos sinabayan pa ako ni Juan. Tapos mga 50 meters na lang sa para sa finish line, doon na siya, ano, maghihiwalay na kami doon para may moment naman ako sa finish line. Grabe siya mag-push. Grabe mag-push. Na. Yeah. And of course, sa tingin ko na ano, no, na one of the reason bakit consistent ka sa training mo, kasi alam natin na yung partner mo has the same mindset about you, or maybe mas stronger pa yung mindset na kung saan na-encourage ka o nadadala ka sa mentality niya. Yes, nadadala talaga ako. And na-inspire ako kasi nakikita ko yung hard work niya. Tapos sinasabi niya, yung sa amin lang talaga pag ano, parang pag nawalan kami ng motivation, sinasabi naman sa sarili namin, nakuha namin to kay Satar. Money is the key. Money is the key. Satar, pag naubusan ka na ng motivation, tapos parang tinatawad ka, tapos wala, kahit anong hanap mo ng motivation sa sarili mo, wala ka talagang mahanap na motivation, kaya sinasabi, money is the key. money is the key pala, may pang ano, pang pagkain ng mga aso, pambayad ng ano, pambayad ng rent ng bahay. So, ganoon na lang. The little things matter. Yeah, that's good. That's good to know. And it's a very good take the advantage na andyan si John, kasi nga is one of, kumbaga sasabihin natin is one of the top player sa Philippines, ano, and get the benefits that you can get from him sa mga training. Yes. Pag nagte-training kami, hindi siya yung partner ko, para siyang coach. Hindi ko kaya to, hindi ko matatapos. Tapusin mo yan, yan yung program. Sumunod. Kumbaga parang si Manny Pacquiao, meron siyang coach. Tapos
kung wala yung coach niya si Coach Freddy Roach, andyan si Buboy. Siya si Buboy. Siya si Buboy ni Coach Annie. Yes, ganon. Ganon siya. Paano ka lalakas niyan pag hindi mo tinapos yung program? Paano, ano, kaya sometimes, kahit ano, kahit nagre-reklamo na ako, kahit umiiyak na ako, tinatapos ko pa rin. At iniisip ko na lang si Coach Annie sumisigaw, Rhex, do not look at the, ano, do not look at the floor. Tingit ka sa harap, ganun, pag nagra-run. Yeah. So ngayon, just give us an idea kung paano ka ngayon napunta sa Tri-SND Barracuda. We only have 10 minutes, by the way. But later on, I'm gonna give you another time for pasalamatan yung mga tao na gusto mong pasalamatan. Pero before that, of course, we want to appreciate yung pag-aalaga sa ni Tri-SND Barracuda. So ngayon, gusto na lang malaman paano kayo napunta sa Tri-SND. Ano, I've known VM since 2019 sa Cebu City Marathon. And then he knows na I am go for less. But after pandemic, when I went to Dipolog, birthday ko yon. And then he called John. Kasi parang may pinag-usapan sila ni John. Tapos sabi ni John, pasensya na po. Medyo maingay, birthday kasi ni Rhex. Tapos sabi ni VM, oh, birthday ni Rhex. Anong gusto niya sa birthday niya? Tapos sabi ko, huh? Sure? And then sabi ni John, bike daw po. Tapos sabi ni VM, final. Tapos di pa natapos yung may bike na ako. Hello, oh my so, God. I remember that post na na-receive mo yung bike mo na, ano, na leave, right? And hindi pa siya live. Ano siya? Yung Twitter. Thunder. Twitter. Oh, okay. Oh. Road bike. Oo, Twitter. And then, hala, may bike talaga ako. And then, yun, nag-ride ako. Tapos nagpo-post ako sa bike ko. And then, sabi ni Sammy, nag-comment siya, ba't ko lang hashtag? And then, hala, may hashtag pala. Hindi ako na-inform, may hashtag. Tapos tinanong ko si One Love, anong hashtag? Ba't may hashtag? Sabi niya, try and send ka na. Ano ba, matik yan? Tapos ano din, 2019, sumasama-sama na ako sa Tri-SND kasi John is with Tri-SND. Mm-hmm. So if I'm not racing, I'm the cheerleader. Mm-hmm. I'm the triaya. So ano, doon ako palagi sa mga boys. So nagsasama-sama na rin. And then yun, naging official yung sa 2021 na birthday ko na may dumating na bike. And then doon na nag-start. And then when I started racing, no, naka-tri-SND na ako. Tapos pagawa ng tri-suit, then ando na, nasali na dun, wow, this is such a privilege. Thank you po. Parang ano, hindi ako makapaniwala kasi 'di ba? Ano, there one team that I look up to, there yung mga tao na nilook up mo talaga kasi sobrang bait, sobrang generous, lahat na. Thank you VM. Well, that's good. Yeah, that's biruin ba naman parang hindi mo akalain or you get a bike and then after few months, after months you get a tri bike na pan race and makikita mo talaga na inaalagaan nila yung mga alaga yeah. And then so, may ano pa aside from the kanang ano yung mga tri, so nagbibigay pa sila ng mga nutrition, yung mga ganun. Mm-hmm. alaga ka talaga, so thank you Tri. Mm-hmm. Yeah. So ngayon I will do my best for the team po. Well, we know that you're always doing your best, right? Ngayon ang gusto kong i-share ilaan yung una natin oras is ibigay sa iyo yung time na kung saan pasalamatan yung mga tao na sumusuporta sa iyo, nag-guide sa iyo, mga sponsor mo or Yes, I would like to thank our big boss, BM Ulwan Dimaporo. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa Tri-SND Barracuda. And BB Boss, Sam, Osama Dimaporo, maraming salamat. And kay Ama Moy, yung father of SND, thank you, Ama. And Ina, thank you, Ina. Yung asawa ni Ama Moy, si Ina Mimi, thank you so much po sa pagtanggap sa akin sa Tri-SND. Tita RD,
Maraming maraming salamat po and sa pag-alaga. And sa kay Apollo, I call my bike kasi po Apollo and full force po silang Dimaporo family na sa pagbigay ng tri-bike. Maraming maraming salamat po. From the bottom of my heart, I am very grateful po sa inyo. And kay John, syempre Mr. Exotic na nagsiswimming ngayon. Wala siya ngayon, nagsiswimming pa. Thank you for not giving up on me. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Kasi I've given up on myself multiple times and he's there. Naipush ako. And salamat kasi inaalagaan ako. I wake up every day to a cup of coffee. Salamat sa pag-alaga, love. And my second family here in Dipolog, Wendell Gakoday, hello. Thank you sa makano na yung suporta. And my team, Kuya Family, in Team Kuya Running in Cebu, they were with me din sa, ano, we were in the same team when I was in Infinity. And nandito pa rin sila sumusuporta sa akin until now, kahit parang nawala na yung Infinity and then Team Kuya na lang. And sino pa? Nanay ko, hello. And papa ko din sa Leyte, hello. Yung kuya ko, sumusuporta kahit noon, pag magkakasakit ako, sinasabihan akong stop ka muna, huwag ka muna mag-run. Pero they did not know na yung running, yung pagtatry ko is yun yung naging healing ko din. So, ngayon, sumusuporta na sila. And, Provincial Government of Zamboanga del Norte. Thank you so much po sa support kasi sinusuporta nila kami kahit sa ang race and then nire-recognize kami. And Mayor Bullet also of Dapitan, hello. Thank you din po sa support. And Coach Annie, of course, si Coach Annie na nag-unleash ng beast in me. Kasi hindi ko to magagawa kung hindi ako aabot kung saan ako ngayon pag wala siya. Mm-hmm. Hindi ko ma-unleash yung lakas ko. And salamat po for, kasi alam niya na she listens to my silent battles. So Coach Annie is there every time I'm down. Thank you po. And sino pa? Ah, yung family ko sa Southern Leyte, hello. I'm okay here in Dipolog. Nice. Sana makapunta kayo dito, suroy-turoy. And get well soon din sa tito ko na na kakalabas lang ng ospital. God bless you po. And thank you also, Sir Lawrence, for inviting me. Of course. Well, thank you. Well, and also thank you kasi ang ganda ng topic natin. Hindi ko man pinaplano na mapunta yung especially dun sa menstruation part kasi hindi ko man talaga pinaplano. Pero since napunta yung topic natin doon and you're always open-minded ka ng pag-usapan and I'm really thankful for that kasi nga it's a very amazing thing na kailangan nating i-admire at sa mga athletes na kagaya niya. Yeah, and thank you very much and more power sa inyo. More power sa power couple ng Philippine triathlon community. Kumbaga masasabi man namin na kayo si Miranda and team. Miranda Carfrey saka si Kim O'Donnell. And yeah, thank you for giving me the time kasi alam ko na you're busy. You have commitments both sa sayo, sa kay John, sa sino man dyan. And yeah, I hope na this is not the last time. And yes, of course. Yeah, thank you and salamat. Thank you, sir. God bless you po. Thank you.